Pitumpot siyam na tao nang nakatira sa sitio Cornao, Barangay Umagos, isang libid na sitio sa bayan ng Lagonglong, Misamis Oriental, si Nanay Anita Dagala. Anya, minsan lang silang madalaw at maabutan ng ayuda ng kanilang lokal na pamahalaan o mga pribadong grupo man dahil sa hirap ng daanan paakyat sa kanilang sitio. Personal na sumama ang 4ID News team sa sinigawang information service caravan sa lugar kung saan naranasan natin ang hirap na araw-araw nararanasan ni Nanay Anita at ng iba pang mga residente kapag bumababa at umaakyat papunta sa kanilang sitio. Subalit, patuloy naman ang sinasagawang pagsisimento sa daan o farm to market road patungo sa kanilang sitio, bunsod ng implementasyon ng Support to Barangay Development Program o SBDP. Mula sa ibaba ay halos 3 kilometro ang lalakarin kung saan tanging kabayo lamang ang source ng kanilang transportasyon. Matapos nga ang humigit kumulang isang oras na paglalakad at pag-akyat, ay narating na natin ang sitio Cornao, Barangay Umagos, dito sa munisipalidad ng Lagonglong, Misamis Oriental, kung saan naghihintay ang 30 pamilyang benepensaryo ng iba't ibang tulong ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pinangungunahan nga ng Regional Association of Government Communicators o RAGCOM. Ako lagi kalipay kay ang ako lagi unta makabot na unta din ang sakyanan aron kay ako tigulang na ako an ko daning simbahan na unta man maglakaw ako na luya na 80 anyos na ko. Labis ang tuwa ni Nanay Anita nang makita ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dala ang iba't ibang ayuda kagaya ng mga family food packs, tsinelas, school supplies, gamot, bitamina at mga binhingi ng gulay. Isa lamang si Nanay Anita sa mga masayang residente sa lugar na nahandugan ang iba't ibang basic services ng TESDA, DOLE, PhilHealth, DSWD, Medical Team ng Cap Evangelista Station Hospital ng 4ID at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kami ang mga lumupyo din sa Cornao, dako ang kalipay kay sukad sa kanito pa sa akong ginikan, wala kani sukad. Ayon kay Ms. Merlin Ibanez, ang Public Information Officer ng PhilHealth Region 10, kasalukuyang presidente ng RAGCOM Region 10, na ang natulang Information Service Caravan ay idilunsad bilang pagsuporta sa Whole of Nation Approach to End Local Communist Armed Conflict sa Northern Mindanao. Paraan din ito upang maipadama sa mga mahihirap na nakatira sa geographical isolated and disadvantaged areas na mayroong gobyernong nagmamalasakit sa kanila na laging nariyan sa oras ng pangangailangan. What's the point? Kano na atin here? Is it because atong mga bata atong sa imahan din sa Barangay Cornao? Kano na atin gobyerno? Na naaday si PNL? Naa si DSWD? Naa si PAA? Naa si PDEA? Naa si TESDA? Naa si DOE? Naa si DepEd? Kinsa ni sila? Sila isang siya sa gobyerno na anda matabang sa ilaha. So yun lang. We are actually bringing the government service closer to the people. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Christian Uy, ang commanding officer ng 58th Infantry Battalion na kabilang din sa mga ahensya ng gobyerno na naghatid ng ayuda sa sitio Cornao na ang sinagawang outreach program ay nagpapatuloy lamang na seryoso ang gobyerno sa pagbibigay ng mga programa para sa kapakanan at kaunlaran ng mga tao. So we are thankful sa nagkalain-laing ahensya sa Region 10, no, include ang atong LGU pod sa ilahang suporta. So Moni, Sitio Cornao is one of the former hotspots manggod siya. Now they identified siya ng hotspots with the communist insurgency. So ato siyang na-clear, ato siyang i-sustain karon, and then this ingani siyang activity na mapakita, through this activity mapakita gyud nato sa atong mga kaigsuonan nga niya na lumulupyo din sa Cornao nga ang gobyerno seryoso gyud sa iyang tahas nga paghatag og kalambuan sa atong mga kaigsuonan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Raymond Octubre, 4ID News.